waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding my sing with me. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. It's my dreams, I hope that someday I'll share her home. I found the love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all. Looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Oh no. Thank you so much. Do you need the most for you? It takes a call with leaving in the dirt. There's every time you hurt, you know it's still hurt me. And every time you leave me, the great mother seems right. I'm way too good at goodbye.
the other side. Maybe climbing on rainbow, but baby, here goes. Dreams there for those who sleep. For us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I want to make it with you. I really think that we could make it, girl. No, you don't know me well. Every little thing's only time will tell. If you believe the things that I do, and we'll see through. Life can be short or long. Me through, I like to make it with you. To tell you honestly, guys, yung kabobohan kamangmangan natin, I don't want to use the bobo, but yung kamangmangan natin, yung mismong sisira sa bansa natin eh. I will just state here facts. Guys, number one, huwag niyong baliwalain yung virus na yan. Alright? Andito kami sa China. Nandito ako sa China nung pumutok yung virus na yan. And I'm sorry if you guys will never, kung hindi kayo makikipag-cooperate sa Philippine government, Trust me, I swear to God, Manila will be the next Wuhan. Alright? Kasi ano eh, ang titigas ng ulo natin eh, okay? The incubation period is 3 up until 1 month. Doon mo lang malalaman na mayroon kang virus. Hindi nakukuha ng scanner yan. Sa loob ng 2 linggo. Pangatlong linggo, pang-apat na linggo, dun mo palang mararamdaman yung epekto talaga niya. Sacrificed for 1 month and 2 weeks. Alright? 1 month and 2 weeks. Sa mga taong nanonood ng story ko last time, naka-quarantine kami sa loob ng bahay for 1 month and 2 weeks. The more na walang tao sa labas, mas mabilis i-contain kung sino yung may virus. Mas mabilis mahiwalay ng mga government officials like doctors, nurses, police, yung affected. Imagine, if kahit lalabas kami sa condo unit namin, hindi papayagan. Now, the question is, paano kayo nakakabili ng grocery? Okay, guess what? Sobrang lakas ng China. I'm sorry to say, hindi ko sinasamba yung China. Mahal na mahal ko yung Pilipinas, pero sinasabi ko lang kung paano na-contain ng China. Paano nakabalik kami ng operations after 1 month? Paano ngayon like from ghost town to really a busy ano, alam mo yun, city right now? Why? Kasi isang bagsakan nag-sacrifice lahat. You know what I'm saying? So, imagine niyo, hindi kami pwedeng lumabas. Once isang tao sa isang bahay or isang tao sa isang pamilya lang yung pwedeng lumabas. Sa time na yun, isang tao lang. Yung tao lang na yun, ang point niya is pupunta lang sa grocery. Hindi ka pwedeng pumunta na kung saan-saan. Oras na makita ka, kasi paano mo malalaman? Ang question is, paano nila nalalaman kung isang beses kang lumabas or ganito? Kung hindi kami nag-contain, kung hindi ginawa ng China yung lockdown for 1 month and 2 weeks, kung hindi nag-sacrifice yung lahat ng companies na sarado lahat,
Walang government official na trabaho, walang bangko that time. Zero yung banks that time. Walang mga, ang bukas lang that time is, even the convenience store, walang convenience store. Yung mga grocery store lang. Alright? Sacrifice for 1 month. Huwag kayong lumabas. Alright? Makipag-cooperate kayo. Kasi ang mangyayari niyan, 4 months, 5 months, pagdudusahan ng Philippine economy yan kasi hindi na kayang i-contain. And trust me, once na hindi kayo magla-lockdown dyan, once na hindi kayo makikipag-cooperate, I'm sorry to say, you will be the next Wuhan. Sino man yung nanonood ngayon, magsimula sa atin eh, sabihin mo yung kapitbahay mo, huwag na muna tayo maglabas-labas. Right? Pinapatay niyo yung sariling bansa natin eh, pinapatay ng kamangmangan ng bansa natin eh. And if meron ba tayong ano, if meron tayong pakialam talaga sa mga frontliners, huwag natin silang pahirapan. Kung meron tayong pakialam sa mga doktor, polis, huwag natin silang pahirapan. They are risking their lives out there. And then tayo, patigasan lang tayo, kalukuhan lang tayo ng kalukuhan. Ganun na lang ba talaga tayo? Hanggang doon na lang ba talaga tayo? Right, please, I'm using my voice. I'm using what we experience here. Please, share it to your loved ones. Isimulan niyo sa pamilya niyo. Mag-usap-usap kayo buong pamilya. Okay, kung meron kang pamilya, meron kang anak, meron kang asawa, instead na puro kayo sugal lang sugal, mag-strategy kayo, pamilya. Pag-usap kayo, okay, baby, okay, asawa, anong gagawin natin? Okay, imbak lang muna tayo, huwag tayo. Gets nyo? Sa inyo, sa magsisimula sa sarili niyong bahay. Alagaan niyo yung mga pulis natin. Alagaan niyo yung mga, hindi sila kalaban. They are risking their lives for, para sa lahat. Let's restore humanity. Alright? Wala na tayo. Wala. Guys, ano na to? Hindi na to about sa government. It's about you guys. Find the goodness in every situation, guys. Alright? Find the goodness in every situation. I love you so much. And just be cooperative. Yun lang. God bless Philippines. God bless kapwa ko Pinoy. Mahal na mahal ko kayo. And man, we just pray that this will end. Peace.